naman tayo ni sir. Yung eksaktong lugar kung saan siya nakita. Eh, paano nakita yun, sir? Umaga na. Anong misteryo ng kwento ng dalawang babae sa sementeryong ito? At paano niya tinapos ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng gasolina? Merong box ng sardina sa ibabaw ng nicho. Sana all. May lamang... Isa pang babae ang hindi raw siniput ng kanyang papakasalan at dito raw nagpunta sa sementeryo upang tapusin na ang kanyang sarili. Hindi na humihinga. Mega, baka naman. Merong box ng sardina sa ibabaw ng nicho. Sana all. May lamang kaya. Check natin. Ay, putragis ka. Hayop, nagulat ako. Pusa, ang laman. Akala ko sardinas. OMG. Kawawa naman itong mga pusa. Iniligay na lang dito sa sementeryo. Tapos iniwanan lang ng biskuit. Nako po. Anong gagawin natin dito? Kawawa oh. Sensya na kayo guys ha. Hindi ko ito maanot. Ako yung Bulacan pa. Nasa Mindoro pa rin tayo. Oh. Pinuntahan ko yung mismo eksaktong sementeryo at pupuntahan natin yung eksaktong puntod ng isang babae na nagpaka. Oh, mahirap kasi sabihin sa YouTube. Alam mo naman. Dahil di umano iniwanan daw ng kanyang fiancé sa araw ng kasal. Hindi raw natuloy ang kasal at mamaya kikwento ko sa inyo yung ginawa niya sa kanyang sarili at tinapos niya yung kanyang sariling life or sariling buhay dito sa isang sementeryo na lumang-luma na dito po sa Oriental Mindoro. Oh, so kung taga dito ka, shoutout sa'yo, i-like mo ng video to, i-share mo na para ma-update ka sa mga panibago na namang video at mag-subscribe ka para lahat ng video natin bago o luma mapapanood mo mga kamaster. So pero syempre, ikutin muna natin sa kulit ang sementeryo ito. Ang nakita ko rito ay nakalibing nung 1981 pa, pero pinanganak siya 1965. So, ang alam ko, na-compute ko na siya, parang 16 years old. O, kung di ako nagkakamali. Itong si Teodora Escorpizo. Oo. Tapos, tignan mo yung kanyang puntod, guys. Ayan na yan. Ayan na talaga yung kanyang puntod. At mapapansin nyo, nangingitim na yung mga nicho dito. Ayan. Karamihan dito mga bata. Puro bata po lahat yan. Nakalibing dyan. Sa harapan. Kasi ito lang yung daanan ng sementeryo. Yan, hanggang dun. Diretso yan. Pag diretso natin yan, lahat yan puro bata, mga kamaster. Wala kasing eksaktong nakalagay na pangalan ng bawat mga puntod dito. Sobrang tagal na po kasi. At yung iba, mapapansin mo, sobrang tagal. Yan, lumubog na po yung kanilang mga kinaroroonan at wala na rin mga bakas ng kanilang pangalan. Samahan niyo muna akong ikutin ang kahabaan ng cemetery nito at ang kanyang kalakihan. Ito naman parang 1910 pinanganak. Ano 'yun? Ito naman 1969 siya nilibing dito. Ito. Inilibing siya noong 1981, pinanganak siya noong 1981. Ganun na nga katanda ang sementeryong ito, guys. Grabe. Ito pa isa. Hmm. 1945. Nilibing siya noong 1945. Grabe, no? Ayan, oh. Kung ipinatong na lang yung kanyang ano dyan. Parang lapid, ah. Ito, katulad nito, oh. Hmm. Namatay siya noong 1969. Inilibing po siya rito ng 1967. Si Noriel Zelda. Pag ganyan mga masyado na matatanda guys, hindi ko na po inaano. Sheila Zelda naman ito. 1982 naman. Pinanganak at namatay din at the same year. Same date. Ito naman 1969. Grabe! Lahat po ito matatanda na. Parang
Tumaon, naglubugan na yung ilang ano dito. Buti na taon na may mga tao dito at napagtanungan natin ang kanyang eksaktong puntod. Ito na guys, diretsahin lang natin ito. Hindi ko po anuhin yung pangalan guys ha. Kasi para din po sa privacy nila, hindi ko po ipapakita pangalan. Pero ito na po yung eksaktong puntod nung sinasabi nilang nagpaka-tsugi. Alam mo na sa kanya sarili. Ito siya. Paka tinapos niya kanya sarili dito sa mismong sementeryo at ilang hakbang lang mula po rito sa kanyang puntod ay mararating mo yung kanyang mismong dun siya nakita na oo. Parang ginawa niya is binuhusan daw ng gasolina sarili at dun lang niya sinimula na tapusin ito dahil nga sa sobrang depressed or what, kaya napakahirap ng depression. Siya din nagtatrabaho dati sa isang pawn shop. Oo. Actually, related siya. Kaibigan siya ng friend ko na kapatid ni Ate Rain dito sa Mindoro na nagkwento rin sa akin kaya nagkaroon ako ng idea at napuntahan ko nga daw ito. Pero hindi naman ito yung totally nakita natin dahil itong mismong babae na ito, bukod pa to doon sa nagpakatsugi na bali dalawa ang nagtapos ng kanilang buhay dito sa sementeryong ito. At ito nga yung isa, itong babae, meron daw siyang nakuhang milyon dun sa pawn shop na yun. Which is parang naging na-depress siya siguro, baka matagal na siya nagtatrabaho doon, di ba? So yun ang dahilan daw, isang motibo daw na, or isang malaking dahilan kung bakit daw tinapos niya yung kanyang sariling buhay dito sa sementeryong ito. Biruin mo guys, ang hirap nun, no? Nang dahil sa pera, nagkaroon ka ng depression. Tapos, hindi naman sigurado kung talagang ginawa niya yun. Dahil hindi natin pwedeng i-judge ito. At hindi naman porket nandiyan na siya, wala na siyang chance sa heaven. Lahat naman tayo may chance. Kaya huwag na natin husgahan yung mga tao na sinasabi nila na pagkaroon nagpaka... hindi naman natin alam yung nasa puso niya, nasa isip niya kung bakit niya tinapos yung kanya sarili. Kaya huwag natin siyang i-judge. So, ito na po. Itago na lang po natin siya sa pangalang Rose. Oo. Siya yung namatay nung... or tinapos yung kanyang sarili noong June 8, 2017. Between 9 to 10 a.m. na nakita na siya. Mamaya, pupuntahan natin yung kanyang exact lugar dito sa sementeryo kung saan niya tinapos. Oo. Ang kanyang buhay. Kumbaga yun, nadalaw pa rin siya. Napakabait daw nito. Kahit wala siya naging problema sa mga kasamahan niya sa trabaho, sa mga ano. Ang ipinagtaka lang daw ng mga nakakakilala sa kanya is paano nangyari yung ganun na ibinintang daw sa kanya di umano. Kumbaga parang related daw sa trabaho na meron daw siya nakuhang milyon daw di umano na halaga at siya naman ay problema daw dito, kaya ang ginawa niya ay sinulog niya yung kanyang ano. Sarap na sinyo, pakita mo natin, i-blur na lang natin. Yan po si Rose. Tapos pinanganak po siya noong 1984. So kung buhay pa siya ngayon, lalagay ko na lang dyan sa screen kung nasa 30 plus pa lang siya. Tapos yun nga, nakakalungkot mong isipin na hindi naman natin pwede musgahan ng tao dahil hindi naman natin kilala. Pero yun yung mga sinasabing allegation na sinasabi nga nila. Your presence we miss, your memory we treasure, loving you always, forgetting you never. So mamaya, sasamahan tayo ng isang sepulturero dito na ituturo sa atin yung eksaktong lugar kung saan siya huling nakita. Ako po ay lubos na humihingi ng tawag dito, prayer niya sa kanya. Mag-comment po kayo ng RIP Rose. Oo. O kaya mag-comment na lang po kayo ng hashtag RIP na lang po, kasi itinago lang natin siya sa pangalang Rose dahil para po sa confidentiality na kahit patay ng isang tao, bigyan pa rin natin ito ng confidential. Pang respeto na lang din sa pamilya. Pero ang talagang sadya ko talaga dito, yung isang bride na tinapos din ng kanyang sarili sa sementeryong ito. Ano kaya ang meron sa sementeryong ito? Ba't dumadami ang tinatapos ang kanilang sariling buhay dito?
So kung ito total natin yung hakbang mula dyan, sinasabing di umano mula dyan sa kanyang puntod ay dito lang siya nagpakatsugi. Ganun po kayo katagal sir na kay caretaker dito? Sa? Dito sa cemetery na to. Dito 10 taon. Ay, tagal na rin no ano. Kayo po ba nagdarienda na? Hindi ka katang pamirienda mo sir. Ika lang. Tapos nag-ano siya, nag... Uminom muna ng kusalina. Ah, uminom muna? Bago naging sende ng cemetery na. Dito sa tapat na to, tapang tayo ni sir, eksaktong lugar kung saan siya nakita. Eh, paano nakita yun sir, umaga na? Anong oras po nangyari? Nakaupo siya sa nicho na to. Dito sa may kung parang bangkong yun. Oo. Pinatid pa nga namin yun. Tapos parang wala sa sarili nung nakita nyo? Hindi, nakaupo lang siya. Hindi nyo alam na gano'n ang gagawin hindi niya? Hindi namin alam na mas yung magala. So, pero inibistigahan ko kayo ng polis, tinanong kayo. Oo. Tapos ano pong nakitang motibo? Totoo daw na dati raw nagtrabaho sa ano yun? Oo, nasa ako yun eh. Sa pawn shop. Tapos? Hindi, sabi million daw po yung sinasabi nila di umano doon ng tina. Yeah. Oo. Siyempre, hindi kakargahan ng ganyan para. Daw. Parang i-charge sa kanya yung million, di ba? Kawawa mm-hmm. naman, no? Hindi kinaya, hindi press. Hindi nakayaan namin, hindi yun. Mm-hmm. Doon na mismo nakita. Ay kung hindi nakita ng nalangay pa, hindi kayo mamaumaho yan dyan. Sino, wala mo makakakita yan dyan eh. Mm-hmm. Nakadapalan doon sa may kung... Puntahan ko ang saglit. Dito. Tabuta dito. Dito siya eksaktong nakita ko. Dyan sa kabilang yan. Dyan nakadapa. Dyan nakadapa sa kung yan. Nakaupo siya dyan. Dito. Hindi, dyan sa ako. Ito. Oo, yan. Dyan sa lupa na. Nakadapa na siya dyan. Anong taon yun nangyari, sir? Kailan lang? Nakadapa na siya dyan, nakapuha dyan. Nakadapa na siya dyan. Tapos, nakita niya sunog na o bago? Nausok. Nung daan ng aking GOD, nagpintin ako ng papilto sa dito. Wala kayong nakita ang dala niya? Hindi, nakalagay ko nga dyan yung ano, yung kasalina ng pagkagayo. Mga ganyan. Ayun daw ay 1.5 gabili. Doon pa bumili sa taas. Ay di pagkainom, ay baka hindi siyempre may ko na. Alam kong gasolina, hindi siyempre yung patay yung sunog. Oh, mabilis po kasi magkapay yung gasolina eh. Ininom niya bago nag-sunog. Ah, ininom niya muna? Tapos? Bago sinindihan niya kanyang bunganga. Papasok yun sa loob? Diretso sa kanyang loob yung gasolina. Ah, hindi siya nagbuhos? Hindi nagbuhos. Ah, pumasok sa kanya? Ininom muna. Bago sinindihan niya kanyang. Kasi ilang hakbang lang mula rito, tapos dun lang yung kanyang libingan eh. Bago... Eh, may mga pulis po nagpunta rito noon? Oo, hindi ang pulis. Kung paano makakita yan dyan, kung hindi nakakita ng nasabi, nausok-usok pa. Ay, dito rin na namin, ay, nakadapa na dyan, patay na. Pero hindi naman siya nagpaparamdam, sir. Wala, hindi naman. Kasi sa tagal niya. Ah, then nilinis na lang nila to, tong ano. Tapos dito siya sa may ano, oh. May... Katabi, ito na mismo, itong inaapakan ko na to, dito siya nag-ano guys. Dito siya nakadapa. Dito siya nakadapang nakita na yung babae. Hindi yan siya nakadapa. Opo. Uminom lang no? Tapos... Ay, kung sa lina, simple yung pagkakas ko. Hindi naman siya ano, sumabog or ano. Umuusok lang siya nung nakita. Umaga. Ang alas TV yan. Basta, tapos nakita nyo siyang dumaan dito? Hindi, nakita namin nakaupo nga diyan. Binati ko pa nga namin dyan. Oo, yung ginagawa mo dyan. Oo. Nadalaw po. Ay, nung, ah, sumagot pa? Oo, nung yung akin di pupunta ko, nadala ko yung papel doon sa dulo doon. Ay, nausok daw. Ay, tinignan niya, nakatapa na. Di ako tinakbo doon. Kasi nausok na yung babae. Oo, di ilang kayo nagpunta dyan nang para makita nyo yung ano? Dalawa. Hindi nung nakita kong nakadapa na din eh. Hindi na kumunta eh. Nakita kong nakadapa na kagano eh. Nakadapa din eh. Hindi na humihinga? Hindi ko ba eh. Umas na kami at pinapunta. Sabi ko yung kaya sa... Tumawag na kayo ng barangay? Oo. Pinatawag ko na ng mga barangay. Hindi, oo kasi yung, mahirap na baka kayo mapagbintangan. Bago yung mga barangay. Hindi
tumawag ng pulis. Meron din tayo nakita rito ang isang hindi ko alam kung mang-aawit ba siya. Oo, isang nicho na nilag ibinaon sa kanya yung kanyang gitara. Ito oh, makikita niyo yung gitara na binalot sa packing tape. Makikita pa sa loob yung kabaong niya. Yung mga banig. Kaya lang wala na yung kanyang mga labi. Meron naman ako nakita rito, oo. Oh, namatay siya noong February 20. Tapos namatay rin siya noong July 22. 2012. Dito lang inilibing sa mismong daanan. Papalad tayo guys kasi may buhay tayo. Tapos hindi natin napapahalagahan minsan. Hindi natin nare-realize yung importansya ng buhay. Papalad din tayo na yun, isa sa nagpatunay na taga dito, isang supporter dito, yung nagpatibay ng istorya dahil siya mismo yung nakakita doon sa babae na yun. Meron din ditong nilibing na isang miyembro ng Tao Gama. Oo. Ayan ang nakalagay. 40s is the highest form of strength that will enable us to surpass all sports problem and challenges. It's very important to for a triskelion to believe in God because without God, our spirit will never be strong. Paalam kapatid. Siya yun. Ito, favorite niya yung pink. For sure. Ito guys. Tabi-tabi po. Namatay pala siya. Hindi ko napapakita. Hindi, papakita ko din kaya lang. Namatay siya nung ano. 1992. Oh, yan. Pasensya na kayo, binlearn ko po yung mga details. Pero dito nga po inilibing di ko malayo yung isang bride na hindi sinipot ng kanyang tago dito? Mapapangasawang lalaki. Dahil hindi ko alam sa anumang kadahilanan pero nangyari daw po ito, yun nga na tinapos yung kanyang sariling buhay dito sa sementeryo taong 1992 pa mga kamaster. Sobrang tagal na. Ito guys, so meron po siyang bandila ng Pilipinas. Hanggang kamatayan, dinala niya po yung pagiging Pilipino, no? Parang ano eh, nakarating ako sa puntod nila Ferdinand Marcos, nila ano, mga bayani, pero wala po ako nakita sa lapida nilang ganito. Ewan ko po kung kaninong idea po yun, pero saludo po ako. Hala! Hala! Yung aso, binabantayan yung ano, nicho. Kasi bagong libing lang oh, September 29 lang guys. Ditong taon lang, itong naka-green. Eh yung aso biglang umalis eh. Doggy! Binabantayan niya yung nicho ng kanyang amo. Yung sinasabi nga, ang paraan ng kanyang pag-awito, sinugin niya yung kanyang sarili is sa pamamagitan daw ng isang lubid. O alam niyo na, hindi ko na sasabihin kung ano kasi baka mabatas tayo ng YouTube. Kumuha siya ng lubid, ilagay niya sa kanyang ano, at tumalon siya. Yun na yun. Alam niyo na yun guys. Kasi alam ko naman, maraming mga subscribers tayo, malaki ang mataas ang common sense. At alam kong matatalino ang aking mga minamahal na subscriber dyan. Shout out sa inyo dyan sa screen. Hindi ko na po maisa-isa. Pasensya na. At alam ko kung nag-enjoy ka, i-like mo na ngayon ang video ito. Mag-share ka na. At huwag mong kakalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Thank you at makita kita tayo sa susunod. Ang buhay ay palagahan ng higit pa sa ginto. Dahil pag ito ay nawala, hindi mo na maibabalik pa ito. God bless and see you soon again. Love you all. Bye. Ako yung aral na nakikita ko rito, mga kamaster. Kung totoo man o hindi yung paratang sa kanya, wala na tayong pakialam doon. Kumbaga, ang aral na nakikita ko rito, pag meron tayong trabaho, pahalagahan natin yan. Siyempre, dyan tayo kumukuha ng ikabubuhay natin. Huwag na huwag tayong gagawa ng hindi tama. Oo. At kung sakali naman, ang aral din na makukuha din natin dito, ay huwag nating husgahan naman ang mga tao na baho, sensya na. Huwag nating husgahan ng mga tao na hindi naman natin lubos na kakilala. Nakikita lang natin sila sa social media, napapanood lang. Kagaya ko, madalas ako
nakakatanggap ng panghusga. Pero dati, pero ngayon ini-ignore ko na, pinasasalamatan ko pa. Nagpapasalamat ako sa lahat po ng humuhusga sa akin, na kahit hindi naman nila ako ilala, alam ko hindi ko sila masisisi. Pero alam kong kung ganyan na sila lumaki, ganyan na environment nila, hayaan lang natin sila at magpasalamat pa tayo. Kasi kung walang basher, walang blessing. Hindi ka aangat. Ganun na lang naisip ko. Tsaka pag talagang wala naman ako sa mood, pumapatol talaga ako sa basher. Sabi nila, huwag na nga kang katulang. Pero ako, gusto ko lang ipamukha na mali sila. Oo, nagkakamali sila. Pero syempre, meron hindi tayo magugustuhan. Meron namang magugustuhan tayo, diba? Ganun lang. Ito yung pinakasusya sa lahat. Siya lang yung nakabukod, oh. Pero yung mga katabi niya, puro sementeryo. Ito naman kakaiba. Kakaiba yung libingan niya na ito. Lumang-luma na rin, guys.